the Nocturnes, welcome back sa isa na namang episode ng Probi Teacher. Ako si Jeremy, isang senior high teacher dito sa Pilipinas. Ngayon, chillax lang tayo kasi habang finifilm ko to, Labor Day pa. Tapos nung na-publish to, eh katatapos lang. Kaya pag-usapan natin yung tungkol sa labor, pagtatrabaho. Pwedeng nasa, ilang taong ka na ba, Probi Teacher? Mga na nasa early 20s, malamang. Bihira lang ako makamit ng Probi Teacher ng nasa, ano na, above 25. Pero, kasama pa rin sa audience, no? Kasama ka pa rin sa audience kahit above 25 ka na. Basta, Probi Teacher ka o feeling Probi, gusto mong matuto, gamit ang beginner's mind. Kung gusto mo mag-level 1 ulit, okay lang naman yan. Kahit hindi ka naman talaga level 1 na. Okay. Pag-usapan natin yung quote na nagtatrabaho ka ba para mabuhay o nabubuhay ka para magtrabaho? Do you work to live or do you live to work? Ano ba mas maganda na kaisipan? Ako sa tingin ko, well, nung una, akala ko, well, talaga attractive, nakaka-tempt na isipin na ikaw ay nabubuhay para magtrabaho. Kasi, kaya siguro tayo mahilig maging busy. Mas lalo na sa mga ganyang edad, early 20s. Kasi simula mo pala at wala ka pang napapatunayan. Kapag naging busy ka kasi, kahit wala ka naman talaga resultang na bibigay, eh, andoon yung feeling of importance. Mas nagiging importante ka kasing tingnan kapag sinasabi mo sa iba na busy ka o nakikita nilang may ginagawa ka, maraming ginagawa, mas lalo na feeling important ka na. Kaya nung nasa ganyan akong edad, early 20s, late teens, yun yung dahilan kaya mahilig ako magpaka-busy kahit hindi ko naman sigurado na magugustuhan ko yung job nang pangmatagalan, eh ginagawa ko pa rin. Saka sobra pa nga yung effort. Tumaan na kasi ako dyan eh. Kaya hindi na ako masyadong close doon sa ganung pag-iisip na ako'y nabubuhay para magtrabaho. Ngayon, doon ako sa kabaliktaran. Ako'y nagtatrabaho na para mabuhay. Ano ba ibig sabihin nun? Nung nagtatrabaho para mabuhay? Simply put, yung pagtatrabaho, ibig sabihin noon, yung pagtatrabaho, hindi na yan yung sentro ng iyong buhay. Ibig sabihin, pamamaraan mo lang yan para maging masaya, para matagunan yung mga pangangailangan mo. Kumbaga, yun sa work to live o nagtatrabaho para mabuhay, meron ka nang nilalagay na boundary sa pagtatrabaho. One good example dyan, yung trend ngayon sa pagtatrabaho, yung quiet quitting, kung narinig mo na yon. Alam ko may ginawa pa akong video tungkol dyan eh, quiet quitting. Hanapin mo na lang sa playlist ko. Anyway, pag quiet quitter ka, alam mo na ang sentro ng buhay mo ay hindi trabaho, kundi yung kabuang kalusugan mo, yung wellness mo, yung pagiging tao mo yung mas importante. Ibig sabihin nun kahit wala ka ng trabaho, maging unemployed ka, eh tao ka pa rin. Well, alam ko yung ganyang klaseng pag-iisip, pwedeng hindi magawa ng iba na breadwinner o may mga pinapakain. Kaya para sa kanila, hindi nila ma-afford yung ganong klaseng lifestyle na okay lang kahit walang trabaho. Kasi makakaraos naman sila, meron naman sumusustento sa kanila. O kaya likas na talaga silang mayaman. Okay? Pero para sa ating mga karamihan, no, ako malapit na ako dumating sa ganong stage. Kasi malapit na mag-retirado yung tatay ko. Kaya hindi ko na maasahan siya na after 3 years, mapapakain pa niya ako. Kasi ang pension niya, alam malamang sa malamang, ilalagay niya yan sa ibang bagay. Hindi na para sa akin. Kaya ngayon, nabubuhay na talaga ako na ganun yung mindset na ako na talaga makakapagpabuhay sa akin. So paano ko yung mare-reconcile sa working to live? Ibig sabihin noon, kung from 8 to 4:15 ang trabaho ko, hanggang doon lang dapat.
At kung mag-overtime man ako na walang bayad, yung OT thank you, eh limitado lang, hindi sa lahat ng mga buwan o linggo, eh todo hataw sa trabaho. Dapat i-reward ko rin sarili ko. Yun na yung ginagawa ko, yun na yung panata ko. Kaya hindi na ako nagpupuyat eh, para sa trabaho lang, yung gising hanggang alas 3 ng madaling araw, hindi ko na ginagawa yun. Nung dati, ganun. Pero ngayon, talagang pinapahalagahan ko yung tulog. Tapos kapag natapos ko na yung mga linggong nag-OT ako ng mga isa o dalawang oras pagkatapos ng work, eh, ando na yung video games, ando na yung, well, yung music, prati ko naman yung ginagawa. Yung kapag may panahon para mag-gitara o i-practice yung aking vocals, ginagawa ko pa rin. Saka pagsusulat, pagbabasa, yung ganun. Ibig sabihin ba, kung ito yung trabaho expected sa akin, yun lang yung gagawin ko. Hindi ko na kailangan magpakasanto. Hindi ko na kailangan magpaka-superhero. Kasi pwede ko naman gawin yun sa ibang mga bagay. Kaya yun, I work to live now. Kaya bilang, wala namang formal celebration para sa Labor Day. Pero dito sa platform na ito, gusto ko magpahayag para sa kahit kasino sa inyo nagtatrabaho, kahit hindi teacher, na isipin nyo na ang tunay na karera ay ang iyong buhay. Your true career is life. Yun nabasa ko sa Urban Warriors Book of Solutions na isang doktor. Matagal na siya ng libro eh. Di ko na alam kung meron siyang online copy. Hanapin mo na lang. I-google mo. Ayan. So, yan ang episode para sa gabing ito. Random thoughts tungkol sa pagtatrabaho as a post-Labor Day celebration. So, kung nagustuhan mo ang video na to, i-like mo lang dyan sa baba. Kung may mga idadagdag ka pa pang post-Labor Day thoughts, i-comment mo lang din. Tapos, i-share mo to sa mga kaibigan mo, nagtatrabaho, na walang tigil sa pagtatrabaho at gusto mong matauhan sila. Ayan, malay natin, mag-work yung video na to. Saka, salamat sa mga patuloy na pagsuporta. Napansin ko yung subscriber count, palapit ng palapit sa 300. Kahit maliit lang yun, malaking bagay para sa akin yun bilang isang creator. Kaya salamat sa mga patuloy na tumatangkilik ng Nocturnal Sage, ng Probi Teacher. Saka sana talaga nakakatulong ito sa inyo kasi yun naman dahilan. Kaya regular pa rin ako nag-upload kahit busy sa live. Yan. So dito, ako'y nag-upload para magpasaya. Yan. Kung ako'y nagtatrabaho para mabuhay, ito naman, gumagawa ng videos para makatulong sa inyo. So, continue surviving in the dark until the next episode.